Malapit na mag-start ang mga classes. School is upon us, di ba? Excited na yung mga teachers natin. Excited na si DepEd. Pero syempre, ibang-iba na ngayon. Online classes na daw. So, wala nang face-to-face. Alam nyo naman yung situation. Syempre, ano ba yung mga kailangan natin para magkaroon tayo ng okay na online class experience? Malamang kailangan nyo ng magandang laptop or at least okay na laptop na pang-online. Para sa akin, mas okay ang laptop kaysa sa PC kasi nga, mas portable siya. Kahit sa bahay kayo, pwede kayong palipat-lipat. Pwede kayo sa room nyo, sa kainan, sa kitchen, bedroom, sa living room, kahit saan, pwede kayo. Pwede nyo dalhin yung trabaho nyo or yung assignment nyo kahit saan man sa bahay. Dahil portable ang inyong computer. That's how it is. Ngayon guys, I think itong laptop ay perfect para dun sa online classes. Kasi nga, it has everything that you will ever need para sa online learning. This is the Huawei MateBook 13. And sasabihin ko na sa inyo ang mga favorite features ko itong laptop na to. Upload it si Beans and you're watching Unbox Diaries. Unang-una is yung kanyang premium design. Bakit nagmamatter to? Well, para sa akin, kapag meron kang premium na laptop, premium design, premium build, mas pang matagalan siya. Hindi agad kukupas yung kanyang mga trackpad, yung kanyang keyboard, mga ganun. And overall, para sa akin na naman, kapag meron ako magandang laptop, mas ginagalingan ko. Totoo yan. It's a psychological thing. For example, kung meron kang gaming laptop, malamang gagamitin mo siya for games. Mas feel na feel mo yung pag-gaming. Kasi nga, yung itsura niya, yung kanyang whole vibe is gaming. At ganun din kapag ka meron ka pang designer na laptop. Kung designer ka at yung laptop mo ay built for design, magandang display, meron siya mga extra tools to help you out, mas feel na feel mo eh, mas gumagaling ka. Yun na naman yun, yung nabibigay niya sa'yo. And for this guys, dahil mukha siyang MacBook, mas feel na feel mo talaga. Mas feel na feel mo mag-aaral. Ba? And feeling ko, mas tataas ang grades mo dito. Promise. Basta huwag ka lang maglaro lagi kasi nga, pabilis din yung processor nito guys, pati yung kanyang graphics card. Huwag na kayo maglaro buong araw. Yun na naman. Pagbagsak pa rin kayo dito, nako, mag-unsubscribe na kayo dyan. Baka sabihin nyo, kala ko ba tataas grades ko dito? Siyempre, sa inyo na yun. Malakatulong naman yung kanyang itsura. Yun na naman. Next is yung kanyang magandang keyboard. Speaking of processors, mamaya na yun. Sabihin ko sa inyo kung nga, ano yung kanyang processor and graphics card. Napakaganda niyan guys. Pero nga, feature 2 is yung kanyang keyboard. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Guys, masarap mag-type dito. Okay yung travel niya, okay yung feedback. Kapag nagsimula ka mag-type dito, hindi ka natitigil. Parang pumuputok ka ng bubble wrap. Ganun yung feeling. Ang sarap. So satisfying. Essentially guys, kapag maganda yung keyboard nyo, mas bumibilis ang inyong typing experience. Kailangan nyo yan. Kapag kami na madali kayo ng professor nyo, mas maganda na mabilis ang inyong typing experience. Mas comfortable, mga ganun. At saka konti lang din yung inyong mga errors dito kasi nga tama yung kanyang size. Okay yung form ng kamay ko dito. Tamang-tama sa kanyang pangmatagal ang typing to guys. I promise you. Puro promise. At maganda rin yung kanyang tripod. Very accurate, very smooth. Parang MacBook lang. Isa pa is masarap siyang hawakan. Parang ang smooth-smooth. Tapos sobrang responsive pa nung kanyang trackpad. Plus, meron ka pang gestures, no? Mas mabilis ka mag-navigate sa mga webpage, sa inyong browser. Pwede ka mag-forward, mag-backward. Mag-swipe left and right ka lang dito sa trackpad. Ayan. Dalawang finger. Boom, boom. Tapos ang dali din mag-scroll, mag-pinch to zoom, pinch out to zoom out. Pero guys, feeling ko ang pinaka-best na feature niya in terms of online learning ay yung kanyang display. Meron na siyang 2K display, 1440p, very sharp, very crisp, and very, very bright sa indoors. Although 13 inches lang siya, mas malaki ang space na pwede mong pagtrabuhan dito. Ang slim-slim kasi ng kanyang bezels, kung makita nyo. And hindi siya pa-rectangular, parang pa-square siya. 3x2 yung kanyang ratio. So, ang ibig sabihin niyan, mas maraming space kayo kapag nag-word document kayo. Ayan, mas mahaba ang inyong space. Siyempre guys, yung mga word document is pahaba siya. Hindi siya pa-rectangle, di ba? Kasi nga yung mga papel, pahaba talaga. And since pahaba yung kanyang display, mas marami kayo makikita. Hindi chop off yung inyong view ng document, which is okay. Pero guys, feeling ko yung the best sa kanyang screen is yung kanyang touchscreen capabilities. Nako, ibang-iba talaga kapag naka-touchscreen ka. Dati kasi guys, malamang trackpad lang laging gamit nyo and yung keyboard. Kaya lang, dati kasi mahal ang mga touchscreen sa laptop kasi nga malaki yung display tapos gabi mong touchscreen lahat yun. Ngayon, mura na lang ang mga touchscreen ng mga laptop. Abot kaya na sila. Ang advantage naman ng touchscreen sa laptop is mas mabilis mong magagawa ang mga gusto mo. For example, gusto mo mag-drag and drop. Well, dati, hahanapin mo pa yung cursor mo. Yan, gamit yung trackpad. And pag nahanap mo na, syempre, ilalagay mo yung cursor mo dun sa bagay na i-drag and drop mo, which is medyo clunky. Ngayon guys, dahil touchscreen na lang, titignan mo na lang yung bagay na gusto mong i-drag and drop. And then, click mo lang, tapos i-drag and drop mo lang. Gamit yung finger mo. Wow, touchscreen. Tapos guys, ganun nyo to ha. Swipe down, boom. Ganyan ka
kadali mag-screenshot dito sa laptop na to. Tapos, click mo lang, pwede mo na siyang i-edit agad. Click mo lang yung crop, may assignment ka na. Tapos, para na rin siyang smartphone. Kapag ka nag-browse ka, pwede ka mag-zoom in, zoom out, ganyan, pwede ka mag-pinch. All sa scrolling, ganito lang kadali. Actually, ang laking tulong ng touchscreen sa isang laptop. And madalas, lagi dito ako gumagawa ng trabaho ko sa touchscreen. Kasi nga, mas madali mag-control ng mga bagay-bagay. Yung quality naman ng display is napakaganda. Very sharp siya and very colorful. Very vibrant yung display. Tapos meron din siyang 100% sRGB. So kung mahilig ka mag-edit, accurate naman ang kanyang colors dito sa display niya. Masarap din mag-Netflix, mag-YouTube. Very sharp ang picture quality niya. At syempre masarap din mag-games. Yes, pagkatapos yung mag-aral, playtime na. Part yan ng learning process. Kasi nga, sa mga games, mostly English siya. So nakakatulong din yun, no? Parang doon mo magagamit yung inyong napag-aralan sa English o sa math. Kasi may mga competitions din na nangyayari sa games. At syempre, kailangan naiintindihan mo yung kanyang context, mga ganon. Part of learning din yon. And tabihin na natin, gusto talaga natin mag-games sa laptop natin. And ang katanong ng mga marami, o nga, may laptop ka nga, pero nakapag-games ka ba dyan? Well, good news, pwede ka mag-games dito, no problem. Mabilis ang processor, mabilis ang graphics card, maganda yung display, so maganda experience dito. Pwede ka maglaro ng League of Legends, PUBG, Fortnite, mga ganyan. Kayang-kaya niya yan. Even at native resolution, kaya okay siya. Tapos guys, okay din yung kanyang battery. 11 hours of YouTube, pwede. 9 hours of work usage, pwedeng-pwede na. Tapos mabilis din ang kanyang charging, 65 watts na. And kung makikita nyo, ganito lang itsura ng kanyang charger. Hindi siya malaking brick. Tapos yung kable niya parang cellphone lang. Ganyan lang siya. Alam nyo naman yung itsura ng mga charger dati, di ba? Malaking bricks na may power adapter and mga ganun. Ito, advanced na siya. USB Type-C na. By the way, naka Windows 10 na pala ito, no? Windows 10 Home. Hindi nyo na kailangan bumili ng license kasi nga, pre-installed na siya. May license na agad kapag binili nyo yung laptop. And tapos ko rin, meron na siyang mga pre-installed na Microsoft Word documents. Kaya lang, syempre bibili pa ka ng license kung gusto niya siyang gamitin. Pero may pre-installed na dito. Last but not least is yung kanyang Huawei Share. Kung meron kayong Huawei device na nagsusupport dito, pwede nyo silang i-integrate yung inyong Huawei Mate 30, P40 Pro dito sa laptop na to. Ilalagay mo lang siya dito sa Huawei Share na icon. Ganyan. And with that, pwede mo na lang i-drag and drop yung mga files ng phone ng mabilisan. And pwede ka mag-view ng mga media dito directly from the laptop itself. And may mirror din siya. Pwede mong i-mirror mismo yung phone dito sa screen ng laptop. Pwede mo siya i-control directly, which is wow. Bihira lang yan sa isang laptop. Magkaroon ganun. Huawei Share. O nga pala, yung kanyang processor is Core i7 na. 10th gen na yan. Mabilis yan. Tapos yung kanyang graphics card, NVIDIA MX250 na yan. Mabilis din yun. Pang mobile yan na graphics card. Tapos meron ka ng 16 gigs of RAM, 512 gigs of internal storage. I think for online learning, pwedeng-pwede na to. Medyo overkill na nga yung kanyang RAM 16 gigabytes. Actually, 8 lang naman yung kailangan mo. Pero I think okay na siya if you want the extra power. At nakalimutan kong banggitin to. Meron pala siyang 1 megapixel na selfie camera or yung kanyang webcam. At ganito yung quality niya. Kaya naman, ang mahalaga is okay yung itsura niyo. Napag-usap naman maayos and okay naman yung microphone niya, malinaw naman. Ang mahalaga kasi sa isang online learning na laptop is okay na okay siya pang multitasking. At dahil meron siyang Core i7 na 10th gen processor, kayang-kaya niya lahat yan guys. Kahit super dami pa ng mga tabs sa Google Chrome, kayang-kaya niya. Actually, kung assignment na naman gagawin mo, Photoshop, Microsoft Word, nag-i-edit na ng mga documents, mga ganun, this is all you ever need. Wala nang iba. This is the perfect online learning laptop out there. At syempre, kailangan nyo na mabilis na internet or mabilis na wifi na technology sa inyong laptop. Meron siyang pinakabagong Intel Wireless AC9560 ni Intel. Ay, pares lang yata yan. Pero guys, kaya niya hanggang 1,733 Mbps. Ang bilis nun. Sana nga lang yung internet natin kinakaya ang 1,700 Mbps. 1.7 GB yun. Kayang-kaya niya. So, kung nagbabala kayong mag-migrate sa isang country na mabilis sa internet, at least meron na kayo. Okay na rin, no? Pang online. Mabilis na yung wifi niya. Ito yung mga presyo nila. Medyo premium ang price, pero kayang-kaya naman yan. Feeling ko it's worth the extra. And it will take your online learning experience to the next level. Highly recommended, the Huawei MateBook 13. For more laptop reviews and smartphone reviews na malupit, na sulit, just subscribe, hit that bell icon so that you don't miss any of our great content. Upload it to Beans, and you're watching Unbox Diaries.